listeners. Kumusta po kayong lahat? Nandito na naman ako sa isang lupalo. Sana narinig niyo ako, ha? Okay. Ang topic natin for today is yung Life After Death Part 2. At paulakan natin yung mga nagtanong, yung mga may mga questions sa atin, di ba? So, may mga sumulat. Tapos, syempre, pakilala ko na naman sa inyo. Ang aking kasama ay si Naruto. Mag-hi ka. Hi. Aksan mo. Hi. At si Naruta. Hello. Wow, patwitams. Virginal. Gusto ko parang totoo. Ako lang po ang virgin sa dalawang to. Lahan ba itong buko to? Sa pagkalubay ko ng buko, nagmukha akong Joel Cruz. Hindi pa, pinapahinga ko lang yung buko. Ayan. Okay. So, part 2 ito ng Life After Death. Okay? So, may mga tanong dito. Papanggitin natin yung mga tanong. Sasagutin natin. Okay, una. Sabi ni Amy Therese Ale Garbes. Okay? Ang sabi ni Amy, hindi daw dumadalaw sa panaginip niya ang mommy niya. Okay? So, ano daw ibig sabihin noon? Yun nga. Ang ibig sabihin noon, kapag hindi na dumadalaw sa panaginip mo ang isang namatay na kaibigan o kamag-anak, ibig sabihin, okay na. Huwag ka nang magtaka at saka huwag kang matakot. Okay? So, hindi ka dapat mangamba, hindi ka dapat mag-alala kung hindi na nagpaparamdam sa iyo ang isang yumao, okay? Sa panaginip. Kasi diba, nabanggit natin, di ba, na sa panaginip, it's the best time na magpaparamdam sila kasi ang defenses natin down. Hindi tayo matatakot sa kanila. Pero kapag, let's say, nandito tayo sa restaurant, kumakain tayo, tapos biglang nasa tabi mo pala yung patay na, di ba? Syempre, freak out ka, di ba? Lalo na kung namatay siya na dugudugoan, so makita mo katabi mo, dugudugoan, no? Di ba? So, yung ganun. Kaya nga sa panaginip sila nagpaparamdam. So, pag hindi na nagpaparamdam ang isang namatay sa panaginip, lalo na yung mom mo, ibig sabihin, okay na siya. Huwag mo nang hanapin. Pero ipagpatuloy mo pa rin yung pagdarasal kahit na anong form ng prayer mo. Kahit na yan ay Catholic prayer, Chinese prayer, Buddhist prayer, Muslim prayer, kahit na anong prayer para sa kanila, okay lang yun. Kasi universal ang prayers eh. Hindi naman kinakailangan na kung ano yung dasal ng isang reliyon, yun ang masusunod. Hindi po ganun. Kahit na very simple lang na sabihin mo na sa namatay na sana nasa liwanag ka na, maging okay, na sana ay maganda na yung kalagayan mo. Okay na yun. Talaga naman nasa maganda silang kalagayan. So yun ang tanong ni Amy Therese Alegardes na hindi na daw dumadalo sa panaginip niya ang mami niya. Maski nga sa akin, hindi na nagpaparamdam ng mami ko eh. Alam niyo ba, nung Naruto, nung ako, hindi ako kumakain noon, nagka-slight depression ako. Nagkaroon ako ng parang gastroenteritis. Kasi wala akong ganang kumain. So, pumayat ako noon ha. Tapos one day, nung hapon, natulog ako. Nagparamdam ang mother ko sa akin, as in sa panaginip, tumawag siya sa phone. Hindi nagtataka ako, sabi niya kayo sa akin, oh, kumusta ka na? Gumanon siya sa akin. Ako naman, okay naman, kung ano, dami na pinag-usapan, wala akong naalala. After that, na-realize ko, patay na pala siya. So, tinanong ko mami ko, sabi ko sa kay mami, kami, di ba patay ka na? So, paano mo ako nakakausap? Kasi by phone lang eh. Tapos naputol yung line, biglang may sumagot na ibang babae yung boses, at sinabi sa akin, hello? Tapos sabi ko, sino ka? Sabi ko, kausap ko pa yung mami ko. Tapos biglang nawala, nagising ako. Pagkagising ko, bumaba ako, gutom na gutom ako. Ibig sabihin, parang sinasabi niya sa akin, uy, kumain ka. Alagaan mo ang sarili mo, huwag kang magpabaya. Kasi ang mami ko, talagang lahat iniintindi sa akin. Pag ako may sakit niya, palagi, lalapit ako sa sabihin ko, anong pakiramdam ko? Ginaganon niya yung leeg ko, at saka yung dito ko. Tapos, ginsa pagka wala naman ako sakit, sabihin sa akin, oh, ginaganon niya ako, sabi niya, wala ka naman sakit eh. Ganun. So, ginaganon niya ako. Message niya yun sa akin. Nagutom talaga ako, kumain ako, talagang lamon ang ginawa ko. First time akong kumain, 2 months ha, hindi ako kumakain. Kasi sumasakit na yung dito ko. Masakit na. Yung pinsa ko ng doktora, nagbibigay na sa akin ng payo, uy, mag-take ka na ganito. Ang pangit pa naman yung lasa. Parang yung tinitake ko na liquid, para siyang lasang ulan. Yung basa ang baho, amoy ulan. Hindi ko type yun. Although gusto ko yung ulan, pero yung sabihin, hindi ko type yung lasa. Pero napilitan ako. So that was the first. And then, so yun. So pag hindi na, ikaw ba nung namatay yung brother mo, nagparamdam?
may malamig na, totoo ba yun? Pag halimbawa, hindi ko kasi alam eh, kung yung lamig na yun, kasi ang init-init naman, tapos biglang lumamig na pagkalamig-lamig. Yun. Tapos, changes in temperature. Oo, totoo yun. Yes, totoo yan. Kasi sa abroad nga, meron na silang tinatawag na EMF, electromagnetic frequency machines. EMF machines. Na tinitingnan nila yung changes in temperature. Kasi kaming mga spirit questers, wala kaming ganyan na tinitingnan namin yung, wala kaming machines or gadgets. Pendulum ang hawak namin. Sinauna, mga pendulum. Parang manual ba? Correct, manual kami. At saka, pinapakiramdaman namin yung isang lugar. For example, pupunta kami sa isang kwarto, galing kami sa mainit, papasok namin, ang lamig-lamig. O kaya mismo sa isang kwarto, may isang bahagi na malamig, may isang bahagi na biglang mainit. Oo, ganun o, yan. O kaya, minsan mainit ang paligid mo, biglang-biglang, parang biglang lumamig. Yes. Super. Kasi yun ang paraan nila ng pagpaparamdam. Paraan nila ng pagpaparamdam yun. Ang gumagana yan, yung sa isang vlog ko na sinabi natin, yung about ano, clear sentience. So, ibig sabihin pala, pagkahalimbawang naramdaman mong ganun, pwede mong kausapin? Yes, pwede mong kausapin. Pwede mong sabihin, alam ko, ikaw yung nagpaparamdam sa akin, bantayan mo na lang ako, maraming salamat, ganyan. Kung ikaw man ang aking kapatid o ikaw man ang aking magulang, thank you very much. So yun. So, ganun yun. Pagka hindi na nagpaparamdam, ikaw ba, wala pang namamatay sa inyo, no? Si Naruto kasi tahimik eh. Wala pa namamatay sa inyo. Ah, kaya pala hindi siya makarelate. Di ba alin dadating yun? Talaga. wala pa namamatay sa inyo? Wala pa. No? Kaya pala hindi siya. Makinig ka na kasi para alam ko paano ka makakarelate pagka may namatay sa inyo. Oo. Eh kasi death is inevitable. Lahat naman tayo ganun eh. Ako, kaya siguro ako, I was in denial kasi it took us parang how many years before may namatay ulit sa family. Kasi the first one who died was my lolo. And then, ang tagal, nag-aaral pa ako noon. Never nagparamdaman lolo ko sa dream ko. Although palagi ko siyang katabi. Ayan. So, dapat dalawang camera. Oo nga eh. Sabi ni Maria Isabel Hermoheno Gonzalez, na inulit din ni Washabel TV, sabi niya, lagi daw pinagpipray. At hindi na nga raw nagpaparamdam. Pagka hindi na nagpaparamdam ang isang kaluluwa, ibig sabihin, nasa peaceful na lugar na sila. Yes, mapayapa na. Sa, kagaya na sabi ni Naruto, no? Mapayapa na sila. Huwag nang gagambalain. So, pagka ganun, continuous praying lang. Kasi yung, di ba, sinasabi nga, we should pray for ourselves. Huwag na natin pagdasal yung mga namatay. Nasa Bible yan eh. Kasi let the dead take care of themselves. Let the living take care of the living. Di ba, parang ganun? Kasi nga tayo, we are still in a position na baguhin ang buhay natin. Pero yung mga namatay na, hindi na nila mababago kung ano yung kanilang pinagkagagawa sa buhay nila, pananagutan nila yon, tapos na yon. Yung pagkakataon na ibinigay sa kanila nandoon, ngayon, nasa lugar na sila, magbumuni-muni sila, at iisipin nila kung paano nila ipapabuti ang buhay nila sa susunod. Ganun na nangyayari. Pero may mga nadidisturb na mga kaluluwa, di ba? Mga disturbance, di ba yun yung mga bad na yun? Hindi. Alam nyo, yung buti na tanong mo yan, Naruta, kasi yung mga sinasabing na mga bad, actually, yung ugali natin, kung tayo namatay, nandun pa rin. Hindi na babago yun kung ano ka, ganun pa rin. So hindi ka nagiging bad na kapag namatay ka, ikaw yung biglang pagbibisita mo yung kapatid mo, biglang sabi mo, walang ganun, kasi pag gising naman tayo, buhay tayo, hindi tayo nang gaganon, di ba? So, pag tayo namatay, ganun pa rin, hindi nababago yun. Tapos, yun nga, pag hindi na nagpaparamdam ang isang namatay, huwag nyo nang gambalain kasi nasa mabuti na silang kalagayan. Kawawa. Oo. Maganda, hindi tayo sure, no, na yung kamag-anak mo, o yung kapatid mo, o yung asawa mo, o yung kaibigan mo, ay nasa langit na, o yung, let's say natin, nasa purgatorio o kung saan man yun, di ba? Hindi tayo nakakatiyak, di ba? So, ang pinakamaganda dyan is pagdasal mo lang palagi. Pagdasal mo lang, any kind of prayer, hindi naman kinakailangan na palagi ka magpapamisa. Oo, di ba? Yung iba kasi nagpapamisa panaginipan nila, magpapamisa ako. Alam mo, kaya nila naisipan yan. Kasi yan ang isinaksak sa kukote natin ng mga fraile. Na, oo, kasi gusto nilang magpakabenta ng indulhensya. Kasi yan eh, corruption. Din. Corruption yan eh, nagbebenta lang sila ng mga indulgences para may pera sila. Totoo. Pero hindi kailangan, kasi in your own silent way, sa sarili mo, pwede ka magdasal para sa kanila, hindi ka kailangan magpamisa. O, sa sarili mo lang, pwede yun. Okay, so gets na yan. Oo.
pangatlong tanong, galing dito kay Senya Mathilda, puting damit daw ang sinusuot, huwag daw iiyak. Okay? Actually, yung suot ng damit, walang kinalaman yan sa estado ng isang namatay. Okay? So, pwedeng puti, pwedeng itim, kasi depende sa kultura. Diba, karating ka na rin sa abroad, diba, Naruto? Kasi si Naruto, alam natin yan, pati sa mga pelikula na papanood, diba, Naruto? Napaparad natin yung mga pelikula na kapag may namamatay, diba? Like sa Avengers, diba? Nung namatay na si ba yan? Iron Man. Oh, diba lahat sila nakasuot ng itim, diba? Oo. Tapos sa mga Chinese naman, pag kami namamatay, nakaputi. Kultura yan. Yung iba naman, sinasabi, huwag kang magsuot ng pula. Okay lang kung ayaw mo magsuot. Kasi naman, masyado ka namang star of the show. Hindi nga ikaw ang namatay, magsusuot ka pa ng kulay red. Oh. Diba may iba ganun? Magsuot ng pula. Pula, papansin. Oo, papansin. Hindi naman siya yung namatay, diba? So, respeto na lang. Ngayon, yung sinasabing puting damit, nasa sa inyo yan kung gusto niya magsuot ng puti. Ngayon, yung sinasabing huwag iiyak, okay lang na umiyak. Kasi syempre, humans pa tayo, physical form. Okay lang na umiyak. Pero, pag tayo ay, pag yung may namatay na, huwag yung palagi iiyak ka, nahihilain mo siya pabalik. Kasi mo, sana nandito ka sa tulong ako, huwag ganun. Okay lang umiyak ka, ilabas mo yan. Pag nailabas mo na, tapos na. Ako, even up to now, 2 years na namatay yung si Mami. Maski hanggang ngayon, minsan napapaluha ako. May makita lang ako na matanda na naglalakad sa kali. Bigla maalala ko, oo, sama ko maaalala mo. Kung hindi man yun, minsan maaalala mo. Let's say, dati may nakita ko sa mag-ina, bata, hawak siya nung nanay niya, naglalakad sila. Biglang naalala ko nung hinahatid ako sa school ng mami ko. Magkakaroon ng reflection, maaalala mo. So, malulungkot ako, which is okay lang. Pero after that, isipin ko, ang swerte ko na siya yung naging nanay ko. Na-experience ko. Kasi maraming tao na hindi lumaki sa ina nila, di ba? O kaya yung ina nila, pariwara. So, ako, napapasalamat ako at sinasabi ko, thank you so much, ganyan. At saka hindi na ako natatakot eh. Kasi pag bumababa ako sa bahay, tapos mag-isa ako, naiihi ako lalo na pag alas 3. Bakit ako ginigising palagi ng alas 3? Para lang umihi. Oo. Ayaw na ayaw ko pa naman. Dati ginigising ko yung... Kasi routine yan. Routine, oo. Oo. Pag bumababa ako, hindi na ako natatakot. Sabi ko nga, kung makita ko siya, okay lang. Kasi pag mahal mong isang tao, hindi ka matatakot eh. Oo, totoo yan. Pag mahal mo. Kasi yung iba lang sinasabi nila, pag patay, natatakot, huwag ka magpapakita sa akin ng pagkaano. Eh, kasi yan ang... Pagkamahal mo talaga. Hindi, yung totoo, sa totoo lang, pag mahal mo isang tao, hindi ka matatakot eh. Totoo. Kung gusto yung panga makita siya eh. Makita siya makausap. Oo, makausap eh. Maglolong ka. Pero alam mo, pag hindi na nagpaparamdam, kagaya ng tinanong, sinabi kanina ni Maria Isabel, at hindi na nagpaparamdam yung kaluluwa, okay lang yun. Ibig sabihin noon, nasa mabuti na silang kalagayan, na detached na sila. Kumbaga, kaya mo nang mabuhay kahit wala sila. Pero may instances ba na kapag kahalimbawang, syempre, detached na sila sa isip sa ano eh. Oo. Tapos, gusto mong kausapin siya. Mm-mm. May tendency na pwede siya lang bumalas. Pwede. Lalo na kunyari may matindikang problema. Oh. Kasi pwede yung mangyari na may matindikang problema. Tapos sobra kang na-worry. Tapos sabi mo, sana nandito siya, yung mga ganun. Alam mo, the simple invocation na sinasabi mo, sana nandito siya, alam nila kaagad yan eh. And magpaparamdam yan somehow, pwedeng gagawa ng paraan niya na sa araw na yon bigla may makakausap isang tao na tutulong sa'yo, o kaya sa panaginip mo, magpaparamdam sila. Kasi nga, pag sila ay nakatawid na sa liwanag, they are in a better position para tulungan tayo. Diba? Ayun. Now, last na. Sige lang. Normal ba yung ikaw magtanong ka, ikaw palagi ka nalang hindi nagtatanong. Normal ba yung pagkahalimbawa ikaw ay napanaginipan mo yung isang ano, tapos bigla ka naiyak sa panaginip? Ay, oo. Normal lang yun. Kasi pag tayo nasa panaginip naman, hindi natin makokontrol. Kasi nga, defenses natin are down. So, kung ano tayo sa waking state natin, kung ano tayo paano tayo makitungo sa tao, ganun din. Pero so, normal lang yun. Mo, may luha pa. Okay lang. Okay lang yun. Ibig sabihin, kasi connected pa yung astral body mo sa physical body. So, nung umiyak sa panaginip mo, normal lang na pati sa totoong buhay, sa physical world. Kasi pag-isip mo parang umiyak kasi tas namimiss mo yung... Oo, pwede yan. Totoo nangyayari yan. Ako nga noon, sa bagay, hindi nga ang nangyayari noon, putok na putok ako, uhaw na uhaw ako. O, ganun lang yun. Paano yun siya pag-uhaw na uhaw? Uminom ka. Anong umiling na? Hindi, pag uhaw na uhaw ka, sabihin, nananaginip ka, may namatay ba? Dapat yung may namatay. May connection, wala. Wala namang connection eh.
Niloloko ko. Oo, niloloko ko ni Naruto. Are you drugs? Ayan. May hangover pala. Oo, may hangover yan eh. Ganyan yan eh. Lasenggo kasi yan eh. Yan si Naruto. Okay, next. Fourth na question. Sabi niya, sa panaginip lang ba nagpaparamdam at hindi ba pagising ka? Sabi ni Sarge Moonlove. Kasi ang tanong daw niya, bakit sa ibang tao nagpaparamdam, sa kanya hindi? Okay. Kung may ganun eh. Kung meron ganun, oh. Ngayon, ito. Mas maganda magparamdam sila sa panaginip kesa yung actual. Na-discuss na natin yan. Imagine mo, namatay sa isang aksidente. Nagkaluray-luray ang katawan. Gusto mo bang makita itsura niya na luray-luray? Yun ba'y totoo yun? Kung ano ka nung pagkamatay na, may aksidente ka, basag-basag yun. Yes, pag ganun. Pag ipakita sa'yo, ganun din. Yes, kaya nga kami, pag nakakakita kami ng kaluluwa, hindi na ako natatakot kasi takot na yung pinapakita sa mga movies na talagang, ay, ganun. Hindi kami ganun. Kami, nabibigla kasi ang itsura nila, kung ano yung itsura nila nung namatay, hindi namin na-expect ganun ang itsura. Doon kami nabibigla. Pero hindi na kami natatakot. Kumbaga, example, yung isang babae na namatay kasi inano siya eh. Yung mukha niya inihampas ng hinampas sa dashboard ng sasakyan. Hinampas ng hinampas yung mukha. So nung hinampas-hampas yung mukha niya sa dashboard, yung itsura niya na deformed, yun ang naging mukha niya. Tapos ako naman kasi, ako yung hinampas yung mukha ko eh. Kasi nga pag nag-channel ako, ang dami ko na na-experience ng kamatayan. Ako yung babae kasi nga nabuntis ako, tapos ayaw panagutan ng lalaki, at hindi kami pwedeng ikasal kasi mayaman ako siya, mahirap. So, sa galit niya, hinampas niya yung mukha ko sa dashboard. Kaya, alam mo, naramdaman ko yun. Ramdam ko. Pati yung dugo, ang dulas pala noon. Pero mo, di ba hindi natin mararamdaman yun? Pero yung mukha ko nung gumagano na sa dashboard, ang dulas. Tapos later on, may mga nabasa ako na ang dugo pala natin kapag, kunyari, kumalat sa floor. Madudulas ka talaga. Ganun pala yun. Kaya pala yung mukha ko, nung gumano na ako sa dashboard, madulas, tapos ang sakit. Tapos hinihila nila, ang sakit, hinihila nila ako pa balik, sinasabi sa akin. Kasi, ano na ako eh, parang carried away. Nakikarry away ako ng kaluluwa. Kasi dalawang katauhan sa akin. Yung ako, nakikita ko yung sarili ko, ang layo-layo ko, yung katawan ko. Nakikita ko, wala lang, parang detached ako. Tapos, and yet, sabay, nararamdaman ko yung nararamdaman nung namatay. So, nung siya ay hinahampas yung mukha niya, umiiyak ako. Pagkatapos sabi ko, ang sakit, ang sakit, gumagano. Kasi naramdam ko. Pero yung... Naghati. Oo. Pero yung ako mismo, natatawa ko sila ko, bakit ka umiiyak? Ano ko ha? Naiintindihan ko yung position ko na, bakit ako umiiyak? Pero umiiyak yung physical na katawa ko. Pagka ganun na nangyari, sinasabi ng mga ibang spirit questers sa akin, Dik, dyan ka lang, blue light for protection. Tapos sending pink light for love. Tapos sinasabi, Nick, let's move forward in time. After, let us say, 1 year, nasaan ka na, Nick? Ganun sinasabi. In that instant, biglang nawawala na ako doon, nade-detach ako, biglang ibang senaryo na. Biglang nakikita ko. Tapos wala na ako emotion na yung hitbi ko. Talagang umiga, ganun ako. Tapos biglang sinabi, move 1 year forward. Biglang, parang wala nangyari lang. Pero yung luha ko, lumuha na, pero wala na akong feelings. Tapos sabihin ko, hindi ko alam kung nasa lugar ako, kasi parang ang dilim-dilim. Yung ganun na, normal na din ang voice ko. So ganun kami pag nag-channeling. Kakaiba, di ba? Mm-hmm. Channeling ang tawag. Nakaka-challenge, pero parang nakakatakot. Paano kung hindi makabalik? Yun. Kaya nga pinupull namin, pull back. Sinasabi na, guys, send him blue light. Send him pink light. Tapos, it's a group eh. Kapag lost na siya, kinakat namin yung circle. Tapos magre-resume kami after, let's say, pag nakapahinga ka na, resume ulit. Kaya nga inaabot kami ng 2 o'clock, 3 o'clock in the morning. Kasi yung pag-channel namin, depende kung gano'ng kalakas ang enerhiya nung namatay. Kung ano yung gano'ng kabigat ang kanyang problema, kung ano pa yung gusto niya iparamdam sa mga mahal niya sa buhay. Ngayon, yung tanong nito si Sarge Moonlove, bakit daw sa ibang tao nagpaparamdam? Maaari yung sa ibang tao, meron siyang gustong tulungan, maaari sa'yo, okay ka na, kaya hindi siya napaparamdam sa'yo. Ganun yun. Okay. Kung meron kang kwento, Naruto, ng mga napanood mo ng mga nakakatakot, kwento mo lang, baka sakali may matutunan sila. Sakali makatulog. Correct, oo. I'm sure naman nanonood ka, hindi yung puro Pornhub. Uy, tatanggalin na yan. At tatanggalin. Huwag naman. Yun na lang yung kaligayahan nyo. Yun na lang yung kaligayahan. Sama na nga ako kasi paulit-ulit na. Senator Soto. Huwag naman. Ay, hindi na kasama sa pag-uwi.
Oo, iba tayo. Pero papatayin daw kasi yun. Sa bagay, papatayin. Papatayin din kasi yun. Huwag ako boto, huwag. Sige, next. Sabi nito, number 5 question niya, ano daw ang nakikita pagpasok sa liwanag? Paano daw ang NDE? Sabi ni Michael Angelo, yun din ang sinabi ni Soap Maker. Anong makikita sa pagpasok sa liwanag? Okay, hindi ko rin alam. Kasi pag ako nakapasok doon, patay na ako. Diba? Ganun yun. Kaya nga sa lahat ng kina-channel ko, kunyari may liwanag, pupunta ako ang liwanag. Ayan na, yung mukha ko. Kasi nga, empat ako eh. Pumapasok sa katauhan. Yung katauhan niya pumapasok sa akin. Pero control, hindi yun pwedeng for, ibibigay mo. Otherwise, possession. Hindi kami napoposess. We have to control ourselves. Kaya nga, mahirap yung training namin eh. So, papasok na ako sa liwanag. So, nakikita ko na yung liwanag. Pagpasok, pag dikit kong ganyan, biglang black ko kaagad. Ibig sabihin, hindi ako pwedeng makita ko yung kung ano nandun sa kabilang mundo. So, na-i-stop. Kasi hindi pwede. May mga rules eh. Alam mo yung lumikha, may ginawa. Parang laro ito na ginawa niya. Tapos may mga rules, may mga alituntunin siya na kailangan sundin mo. Hindi mo pwedeng suwayin. So, hindi ko pa nakikita yung kung ano nasa kabila. Pero alam ko, sa pakikipag-usap sa mga kaluluwang namatay, kung anong pakiramdam nila doon. At sinasabi nila, maganda daw yung sitwasyon nila, masaya sila, nakakausap daw nila yung mga mahal nila sa buhay dati. Pero hindi yung kunyari ang relasyon mo sa mga namatay. Kasi may lolo ka, may lola ka, may kapatid ka na namatay. Tapos pag nandun ka na, lolo mo pa rin siya, or lola mo pa rin, or kapatid mo pa rin. Hindi na, kasi maraming lifetimes, maaaring lolo mo siya nung previous lifetime, and yung bago yun, maaaring kapatid mo siya, and previous to that, maaaring asawa mo naman siya, and then previous to that, makaanak mo siya. So, iba-iba ang roles na ginampanan niya. So, pare-pareho lang kayong kaluluwa. Kaya doon, nagsishare kayo ng mga happy moments, puro happiness eh, na hindi kayo nalulugmok, tapos magmumuni-muni kayo, ay, gusto ko pag bumalik ako sa next lifetime ko, ganito na ako. Sila rin, ganun, pag nagtugma-tugma, at saka hindi necessarily kusin yung lolo mo, sila rin, kasi pwedeng isang Amerikano in another in another dimension, ganun din ang feeling niya, instantly magkikita kayo, kasi nga, souls lahat, pare-pareho tayo, equal tayo, walang mayaman, walang mahirap, walang mataba, walang payat, iisa. Yun. So, sabi niya, paano daw yung near-death experience? Pag near-death experience, konting lang lumalabas yung astral body mo sa katawan mo. Tapos nasa isa kang dimension na nakikita mo kung ano yung nagaganap. Tapos may choice ka. Marami sa kanila nagsasabi may tunnel. Yung may nakikita sila ng liwanag, papalapit sila. Tapos biglang may maririnig sila mga pulong or yung salita ng mga mahal sa buhay. Kaya hindi sila natutuloy. Bumabalik sila. Kaya bigla na lang after ng operation, biglang ayun na sila. Diba? Nagbabalik sila sa wisyo. Yes, bumabalik sila sa wisyo, sa kailang physical na katawan. Ganun ang nangyayari. Oh, so yun ang near-death experience. Siguro magkakaroon tayo ng another separate topic on near-death. Okay, number 6 question. Sabi niya, pag 100 years old na daw, long life ba, gift ba yan ni God? Paano daw yung mga greedy at saka yung mga masasamang ugali? Sabi ito ni Annette Alegre. Alam nyo, yung pagiging 100 years old mo, hindi naman siya gift ng Diyos eh. Sabihin, lahat tayo, the mere fact na ipinanganak ka, it's a gift of life. Gift of life na yon. Kung gaano katagal ang magiging buhay mo, depende yan sa'yo. Kung ikaw ay, ang dami mong bisyo, inom ka ng inom ng alak, gawain mo. Ay, gawain natin. Pag inom ka ng inom ng mga kung ano-ano, di ba? O kaya, ang iyong buhay wine naman... Wine. Ha? Wine. Social sinaro ko. Puro wine siya. O ako ano, shock to. Tuba. So yun, yung kung marami kang bisyo, sigarilyo ka ng sigarilyo, di syempre. Depende sa health, depende sa lifestyle. Depende sa lifestyle mo. Iba na yun. Tatagal ng buhay mo sa lifestyle, hindi dahil gift. Oo, hindi dahil gift ng Diyos yan. Nasa sa'yo yan. Eh kung pariwara ka, tapos ang buhay mo. Kasi diba, sinasabi daw nila, yung katawan natin, templo yan. Yes. Diba? Oo. So kung paano mo alagaan yung pinagkatiwala sa iyong buhay, correct. Yun din yung magiging yes. Yes, yun ang magiging resulta. Kung maingat ka sa pagkain mo, at saka ano rin yan, depende rin yan kung wala kang ibang medical condition na minana mo. Kasi kung meron ka mga medical condition na minana mo, genetics naman. So, hindi siya necessary. Kasi maraming tao, kasi masyado na pumasok sa kukote natin kasi yung tinuturo ng Catholic Church. Ayun na nga, superficial beliefs ba? Na, parang pag malaki yung tenga, mahaba ang buhay. Oo, not necessarily. Not necessarily. So, kaya, parang ang daming gumawa. Correct. So, hindi natin na panulaan. Kung ikaw ay umabot ng 100 years old or more than that, it means maganda yung ano mo, mga kinakain mo. Kasi you are what you eat. Yes. So, maring hindi ka nagsisigarilyo, puro jerger lang.
Kaya Georgia is life. Workout yun. Ay, oo, workout yun. Georgia. Uy, tagal na ako mulat, Georgia. Charot. Walang pero workout. Pero tatagalin na kayong Pornhub. Uy, wag. Huwag yung tagalin na Pornhub. Pornhub is life. Ayun. Agree ka ba, Darupo? Agree ka? Oh, hindi ka narinig. Yun na lang doon buhay niya. Oo nga. Pag itong unang-una magpipetition sa Kongreso. Oo. Huwag niyo alisin. Okay. Paano kung greedy at masamang ugali? Alam niyo, yung mga greedy, yung mga masamang ugali, binibigyan pa sila ng pagkakataon kasi nga, God is full of love. Love talaga. Kinreate niya tayo hindi para itapon tayo sa impyerno, hindi ganun. Kinreate tayo para ma-experience natin yung kanyang ginawang game, itong rules niya. At pag na-realize na natin, babalik tayo sa kanya, we will be one with God again. So yung mga greedy, binibigyan sa pagkakataon para pag-uwin pa yung mga buhay nila. Eh kung masamang ugali pa rin sila, in the next lifetime, ipis na sila. Okay? Surot, ganyan ang mangyayari sa kanila. O kaya baboy na may Rolex. Okay, so ito, last question. Ano daw ang itsura nila? Tapos kung pagka sila pa nagkita-kita na doon sa ibang dimensyon, magkasawa pa rin ba sila? Ibang sabi to ni Dong Celis. Oh, natakil na. Pero baka hindi niya masyado na pakinggan. Para kay Dong, yung mga mag-asawa, pag sila ay nasa kabilang buhay, hindi na sila mag-asawa. Pareho lang silang kaluluwa. Na para, uy, misis kita dati. Ay, oo, anak nga kita dati. Ay, oo, naging lolo pa nga kita. Ganun na sila. Pero parang silang beshies lang. Hindi na sila yung role na naging ano sila. Kasi detached na eh. It's the soul. The soul is different from the ego. Sa ego, naka-attach mo tayo. Naku, nanay ko yan. Mahal na mahal ko yan. Inalagaan ko yan. Tagapalit ako ng diapers niyan. Pagdating sa kabilang buhay, walang ganun. Wala rin diapers. Wala rin sex. Pare-pareho na eh. We are not male or female. We are just sparks of light. Yun. Kaya diba, parang may song, parang may kanta na, parang patungkol doon na, ano mga kanta yun, yung kay Eric Clapton? Stay Heaven? Would you know my name? If I saw you. In diba? Heaven. Kasi nga, hindi nga magkakakilala. Yes, hindi diba? Na tayo iba na. Hindi na tayo yung dati, maging magkapatid tayo. Oo nga, mag-input ka. Next time, hindi na kita isasama. Kay Eric Clapton, ha? Oo nga, kundi wala ka na, wala ka ng role. Okay? Mag-pornhub ka na lang. Okay? O, totoo yan, ha? Oo. Yung song na yun, diba? Talaga. Napakinggan mo na ba yung song na yun? Oo. Diba? Parang, kasi ano eh, layo kasi niya. Alam niya kaya ganyan sinaruto kasi yung social distancing namin. Alam niya, 1 kilometer layo niya sa akin. Kaya hindi niya ako naririnig. Nagsisigawan na nga kami rito eh. Ito si Naruta, ano yan, nandito lang yun sa tabi-tabi. Oo, kasi matigas ang ulo rin yan eh. Oo, hindi nga nagsusot niya ng mask eh. Ako rin, nakita niya walang mask. Mga mapasaway kasi kami. Tayo. Oo ga. 5,000 to. Makukulong pa kami. Talaga. Lur, kumakain. Paano mo ikakainin, di ba? Kung may face mask ka. Oo nga. Paano diba sa pusod? Sino yung ano, yung Howie Severino ba yun? Mm-hmm. Yung nagbabike? Oo. Na hinuli ng mga kwang. Kasi iinom lang ng tubig. Oo. Tinanggal yung mask. Oo. Hinuli nila. Ah. Ala. Oo. Eh tayo hindi naman, yung nasa kainan tayo, di ba? Kaya nga, paano iinom? Correct. Kung halimbawa may mask, paano kami kakain kung may correct mask? Ayan. Dapat intubate dito na lang. Yes, intubate na lang. Papasok sa ilong. Oo. Ang hirap noon. Uy, ang hirap noon. Kasi yung pagpasok pala noon, hindi nadaanan, pwedeng dugo. Oo. Pwedeng may tamaan, dugo pala. Kasi yung mami ko, alam ko hirap siya noon eh. Pero alam mo, hindi na nga siya makain eh. As in, yung kanyang pagkain, ayaw na niya yung lasa. Nag-iiba na yung panlasa eh. Yung pagkain na ipapakain sa kanila. Oo. Kaya indication yan, pagka ang kinakain mo, ang lasa, let's say lupa, na ayaw mo na. Alam mo, nagpapabili siya sa akin, sabi ko sa kanya, may anong gusto mo? Orange, fruits, kasi yun ang dapat sa kanya eh. Bibili ako, tatalupan ko, represent sa 3 piraso. Kakainin niya isa, tapos ilaluwa niya. Ayaw na niya. Yung ano, no, yung para silang naglilihi. Yes. Yung parang hanap sila ng hanap yes ng pagkain. Pagka nabigay mo, piliin ko, parang may hinahanap sila. Ayaw na nila. So, ibig sabihin, indications yes yung mamatay. Kasi unti-unti na namamatay yung internal organs. Ah. Yung kanilang mga digestive system, ayaw na. So, hindi na nagre-respond. Hindi na nagre-respond. At saka iba na, masusuka na sila sa pagkain. Yun na yung indication na sila ay malapit na. Oh. So, anong itsura nila? Kung ano yung itsura, liwanag. Wala. Parang bumbilya lang. So, ang tingin mo sa iyong asawa, para siyang G, light. At saka kasi hindi mo naman feel na asawa mo yun hindi eh. Na. Kasi nasa ibang dimension oh, iba kayo na eh. Hindi na gano'n oh na wala na yung mga gano'n na oh asawa mo siya. Maaalala mo na asawa mo siya dati, pero iba na yung relasyon ninyo.
So, yun. Okay? So, hindi ko alam. Topic. Oo, so, yan ang mga, baka may tanong pa kayo tungkol nga sa Life After Death Part 2. Meron pa ba? Ikaw, Naruto. Naruto. Napakalaki ng input mo. Ah. Sobra, oo. Diba? Masyado sila maraming natutunan sa'yo. Pornhub lang ba? Oo, Pornhub lang pala katapat niyan. Yan ang mahirap kasi sa kay Naruto eh. Puro Pornhub. Dahil po nabalitaan niya na Pornhub ay magsasara, hindi na po siya nakapagbigay ng tanong. Correct, oo. Naging na mental block na siya. Oo. So yun, kami tanong pa kayo ha, kasi abangan nyo yung next na topic namin. Everyday, iba-iba, magiging topic mo, di ba? Yes, iba-iba. Nakasulat na nga ako for 2 years eh. May topics ako for 2 years. Oh, wow. Sinulat ko na yan. So yun, so tandaan nyo lang, basta hindi natin dapat katakutan nga ang death. Tapos yung may mga tanong, I hope nasagot ko yung mga tanong niyo base ito sa mga karanasan namin bilang spirit questers. Kung yung kalimutan yung mga previous vlogs ko, panoorin nyo. Like the last one, nakaka-upload lang, is spirit questing. Para maintindihan nyo, ano ba yung role naming mga may ganitong spirit questers, may kakayanang kakaiba. Okay? So yun, so paalam na muna ako ha. So, kabunganga mo. Ha? Oh, mga kabunganga. Hindi mo na binati sila. Sorry. Bigla ka na lang na gano'n. Malungkot tuloy yung ibang mga walang bunganga. Oo nga. Saka yung pasmado yung bunganga. At saka yung mga maluluwag. Maluluwang. Maluluwag, maluluwang. Maluluwag, maluluwang. Maluluwang. Parang ako. Maliit lang. Maluwag kasi is, parang sa Pilipino kasi ibang ibig sabihin ng maluwag sa maluwang. Ano ba ang kaibahan? Ikaw, ano kaibahan? Parang yung maluwang is malaki. Malaki. Okay. Yung maluwag is parang... Ganon. Laulaw. Aray ko. Ganon ba yun? Panoorin na lang yung porn. Oh, panoorin. Pagkakay ba yung pinanggaling? Ay, ganon. Pinanggaling na daw at pagka at saka proseso. Pinanggaling. Siguro next topic na lang yan. Alamin ko na, ano ba kaibahan ng maluwag sa maluwang? Okay? So, bago ko sa pumunta pa yung usapan, maraming salamat. Subscribe, like, and share this video. Light, love, and life. Namaste.